Dating senador at DOJ Secretary Franklin Drilon nagkomento sa kaso ni Percy Lapid na diniin si General Bantag ni SOJ Remulla. Sinabi pa ng dating DOJ Secretary Drilon na the metric shows from NBI during press conference is clearly no direct link nor evidence na may kinalaman si General Bantag sa pagkasawi ni Percy Lapid. Salamat sa komento ni Drilon. Malaking bagay ito sa mga sumusuporta kay General Bantag. There is no direct evidence and therefore the evidence is circumstantial. That's one. Number two, the evidence is principally oral testimony. I must confess, I haven't seen the totality of the evidence, but from the newspaper reports, from the assertions of the Department of Justice, of the prosecutors themselves, or the investigators themselves, these are circumstantial evidence. I note the diagram that you said, that is not evidence. That is only trying to inform the public of the persons involved. Now, having said that, case for the prosecution is based on verbal and oral testimony and circumstantial evidence, we should emphasize that the possibility of retraction is always there, because you'll never know what will if these people will retract. Anyone of the witnesses can retract, and that weakens theoretically the prosecution's case. Therefore, the prosecutor should look for corroborative evidence, meaning the evidence that will corroborate the oral testimony. And with this, this will strengthen the case. And should a retraction take place, the same can be discarded by the court because these are the circumstantial evidence is supported by corroborative evidence. Samantala, siniguro naman ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na makikipag-participate at makiki-operate ito dito pa rin sa preliminary investigation sa kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa pagkasawi ni Percy Lapid. Ang pagdinig ay itinakda sa November 23, dakong alas 9 ng umaga, at ang susunod naman na pagdinig ay isasagawa naman sa Disyembre 5 base sa naging kumpirmasyon ni Prosecutor General Benedicto Malcontento. Pero ayon kay Bantag, hindi pa naman daw nila natatanggap itong subpoena na nilabas ng DOJ. Ayon kay Bantag, nais daw niyang personal na dumalo sa pagdinig, pero ikinakonsidera din niya ang mga advice ng kanyang mga abogado. Irelatok nga natin to si Attorney Causing. Ano? Attorney Causing, huwag po masyadong sobra-sobra ang live o sobra-sobra ang social media. May hawak po kayo ng kaso, kakaganyan nyo. Iba ang kalabasan ng imbestiga. Panoodin muna natin ito, mga karito. Parating ngayon ay yung kaklaruhin natin ang lahat na nangyayari dito sa murder case ng Mr. Percy. Klaruhin daw. Sige, pakinggan natin ang pagkaklaro niya. Ang nangyari po kasi ngayon ay mula nung naglabas ng mga pinaing ugali si Mr. Bantag laban kay Buing Remulla, ay maraming lumalabas na katropa niya na nagsasabi, hinihiwalay na nila ngayon, pinilalayo nila sa murder case ng Mr. Percy Lapid ang lahat. At tinatahak na nila si Buing Remulla, na dahil daw kaming Buing Remulla, ay si Buing Remulla ang nagawa ng paraan para lumabas itong mga testigo na pipirma ng mga salaysay na tinuturo si Mr. Bantag. Tila nga. Natatawa ka sa'yo kasi Attorney Causing, hinanaing at galit, yun ba yung pagkakatingin mo? Hinanaing? Wow. Yun ang tingin mo, hinanaing at galit, yung inilabas ni General Bantag. Ganun lang. Okay, sige, tuloy natin ha. Iisa-isay natin to. Kulang to sa real talk eh. Nakalimutan natin na ang kasong pinag-usapan natin kay Percy Lapid. Wala po akong pakialam kung totoo man yung akusasyon ni Mr. Bantag kay Mr. Buing Remulla. Sapagkat, hiwala yun. Pwedeng magsabay ang kaso ni Percy Lapid sa murder case na si Mr. Bantag ang kinakasuhan. Okay? Ang problema lang dito is ang ginagawa nitong mga ating kaibigan, mga abogado, abogada, ay nililihis nila ang investigasyon. So, anong ginagawa nila sa paglilihis ng investigasyon? Ay tinutuhog na si Buing Remulla. Ay please naman, wala kami pakialam, pero in fairness sa Buing Remulla, kahit ganun man na siya nangyari, ay hindi niya po pinapakialaman ang sinasabing
pag yung investigasyon ng mga NBI, wala ko siyang pakialam doon. Bahala ang NBI operatives sa mga investigasyon. Bahala yung police, joint operation ng police sa NBI. Kaya ba niya yung pihitin? Ay, please po, napakahirap po. Kahit ikaw, alam naman natin ng mga kaibigan nating abogado, si Attorney Texi, si Attorney Panelo, si Attorney Harry Roque. Alam naman natin yan na hindi natin kaya. Pilitin yung mga sinasabi. Kasi unang-una, may kanikanyang ano yan, may kanikanyang professional observances sa kanila. So ang ayaw ko lang ay ginatahak na dahil parang sinusuportahan nila sa Bantag. Ang laman po ng mga sinasabi ni Bantag laban kay Buhing, wala pong laman. Wala kasing ebidensya laban kay Buhing Rimulya. Wala kang mga pakialam kung totoo man yun hindi. Pero kailangan mo patumayan. Wala kang ebidensya bit-bit. Ay sinasabi mo. Teka, may sablay ata ako sinabi ni Atty. Kausing. O diba, inililisit daw yung kaso. Pati yung tatlo, si Madam Mixi, si Sir Panelo, si Sir Rocky, sinusuportahan. Yun ang tingin mo sa mga analyze nila. Ay, talaga naman. Sir Attorney, Kausing, gano'n na po ba kayo katagal sa social media? Parang, pag kayo, ang pinupuna, parang may ibig sabihin na agad sa inyo. Pinupuna mo rin. Dahil nagbibigay sila ng mga komento, inililihis na yung kaso. Baka nakakalimutan mo, Attorney Kausing, nasa social media ka rin. Kaya nga ginagawa kita ngayon ng reaction eh. Ngayon, baka sabihin mo to. Inililihis ko rin yung kaso. O diba? I-react natin ang palabas mo sa social media. O diba? Tuloy natin. Sasagutin natin to lahat mga ka-real talk. Wala tayong palalampasin sa mga sinasabi niya. O, let's go. Sarap yung real talk dito. Salita lang. Nililihis mo ang istorya mula sa pagpatay mo kay Percy, papunta doon kay Mr. Buhing Rimulya. Ang lahat ng ebidensya po na nilabas na nakuha ng NBI at police ay nagtutukoy sa iyo. Ngayon, sasabihin, totoo yan, walang sinasabi, walang testigo na sabi na nakita ka na ikaw mismo nagmamando. Pero, alam mo, na si maraming ebidensya na si Solvita ay parang SPA mo na. Para ka na may special power of attorney na ang ibig sabihin ay kung si Solvita masalita, parang ikaw na rin yun. Sino bang taong pwede makapag-utos kay Solvita? Abel, maliban sa kanya, wala na, ikaw lang. So, ang moral sentence mo over Solvita, si Solvita naman ay walang motibo para patayin si Percy Lapid. Pangalawa, sino? Correction for your honor, Sir Kausing. Ikaw ba? May ebidensya ka ba? Na inuutusan yun? Ako pwede ko magsabing pwedeng inuutusan kasi tauhan niya yun eh. O, diba? Pero sa tingin mo kaya, may ebidensya ka na inutusan niyo sa pagpatay? Meron kang ebidensya nun. O, diba? Tapos ngayon, inaano mo na kanina, ibalik lang natin yung sinabi niya, mga karilitok. Sabi niya, parang manipulate ba ng mga NBI at mga pulis ang investigasyon? Sino bang namumuno dyan? Baka nakakalimutan mo, Sir Kausing, ang namumuno dyan ay si DOJ Rimulya. Diba? Oh. Ano ba ang sinabi ni Sir Bantag? Ni General Bantag nung sa ano niya, yung akusa niya kay Sir Rimulya. Merong pinapalabas na galing sa PDL o sa WPP. Kahit labag sa kalooban niya, ginawa niya dahil utos ng mataas. Oh, baka nakakalimutan mo yun, sir. Baka hindi mo napanood yun. Oh, play ulit natin. Ito ang reto ng SGO3. Solvita para sumunod sa kanya lahat. Kung walang pagsangayon mula kay Dr. Director. Ganun na kasimple yan. Huwag mo ilihis ang issue. Depensa mo sarili mo. Kayong mga abogado na kakampanya, sige, lapit na kayo, pumunta kayo, mag-volunteer kayo, mag-abogado kayo kay Mr. Banta. Walang problema yan. Pero sa akin lang, Hiwalayin mo ang issue kay Buhing kung totoo man yung hindi. Which is hindi naman ako naniwala kasi wala kang ebidensya pinakita. At hiwalayin mo ang kaso ni Jun Villamor sa pagpatay sa kanya at ang kaso ni Percy Lapid. Yun ang hinihiling ng bayan. Hindi yung ganun mga Buhing Rimulya. Oh, kita mo, hindi ka rin naman pala naniniwala eh. Kami rin, hindi rin kami naniniwala. Wala rin naman kayong ebidensya pinakita eh. Ano ba ebidensya pinakita nyo? At ang sinabi nyo sa social media? Oh, ano? Statement ng gunman, statement ng mga nakakulong. Oh, ano pa? Yung mga sinisilip nyo, na mga dinidiin nyo. Yun? Yan ang sinasabi ko. Medyo Sir Kausing, ang gusto mong palabasin, parang kayo ang dapat pakinggan. Kayo ang dapat paniwalaan. Oh. Diba? Puro walang laman ang iyong kanon-kanyon ano na empty na walang ano, walang pulbura lang, walang nisay. So, ito pa rin ang katotohanan. Pinaka biggest circumstantial evidence, no? There are actually circumstantial
evidence, there are so many of them, not only two. Number one, yung takot mo lang na ma-discover yung daming patay dyan, na na-discover na ngayon, may siyam na patay dyan na pinalabas ninyo na namatay sa COVID, pero may butas ng bala sa ulo. O, isa yan, ang kinatatakutan ni Bantag na ma-discover, kaya ayaw niya magpatuloy na mag-expose si Mr. Lapid sa tungkol sa kanya, kasi dadayo ang investigasyon dun. Kaya gusto niya ipapatay para wala na. Yan ang expectation niya. Which is mali. Ang nangyari, kabaliktaran ang lahat na nangyari. Next, yung tunnel niya na-discoverhan. Iyon ang kinatago-tago niyan. Ang nakakatakot doon yung tunnel. Ginawa ang tunnel, ala Escobar, Pablo Escobar style, diyan sa Colombia. Ngayon, huhukay siya ng tunnel sa ilalim, lalabas sa South Luzon Expressway para makasibat ang gusto niya pasibatin, para may toll gate o bike kayo ng 300 million. Sige, pasok kayo. Parang ganun, kinatatakutan mo na-discover tuloy. Dahil sa pagkamatay ni Percy Lapid at naulilat ang lahat. Pero ang pakay mo na ipapatay si Percy Lapid ay para hindi na-discover yan. Pero kabalik na rin ang nangyari kasi namatay si John Villamor. Sa totoo lang, kung hindi namatay si John Villamor, mahirapan makapasok ang investigasyon papunta sa iyo. Pero dahil pinatay ninyo, yun, kasalanan niyo yan. Kung si Mr. Buhay naman ay pamasabi, ayaw ko namang mamatay yung tao, pero dahil sa pagkamatay ni John Villamor, nabuksan ang lahat. Correction, pinatay ninyo. Ay, grabe! Inakusahan mo na! Attorney naman, attorney ka pa naman. Ibig sabihin yun, inaakusahan mo agad na pinatay. Ay, wala pa nga sa amin, nagsampa pa lang ng kaso. Ngayon, inaakusahan mo na agad na mamamatay tao. Oh, tapos, tanong ko lang, Sir Causing, bakit parang alam mong tunnel? At bakit alam mong parang sa kay Paul Escobar? Bakit? Paano mo nalaman na ganun tunnel kaagad yun? May hukay na malaki, tunnel kaagad? Wow. Ang lupit naman ata ng ako sa mo, sir. Oh. Diba? Ano ba ang nakasulat sa batas ninyo, attorney ka sir? Ano nakasulat sa batas nyo? Hindi mo pwedeng akusahan ng isang tao at sabihin mamamatay tao nang wala ka pang walang sinasabi at hindi proven ng korte na guilty. Doon pa sa mga ebidensya nyo, diretsuhan lang. Sure na kayo doon? Pwede. Dahil siyempre, nasa posisyon si Sir Remulia. Okay ngayon. Pag isinampayan, siyempre, baka iakyat sa korte. Kasi ha, hawak siyang pinakamataas eh. O, di ba? Huwag tayong maglokohan dito. Kasi ganun din naman ang babagsakan yan eh. O, di ba? O, kukulik ko lang kayo ng konti kahit papaano, di ba? Hindi yung kami nga eh, nahihirapan ting intindihin eh. O, di ba? Attorney Causing kung anong dating lumabas. Ang sinasabi sa media, kaya pinatay si Percy Lapid, si Kaper si Lapid, ay dahil doon sa mga pinakitang video, ha? At doon sa bahay, at saka yung mga sasakyan. Ngayon, inililihis mo. Sasabihin mo dahil para hindi ma-discover yung sinasabi mong tunnel alat Escobar at saka yung mga namatay na dahil sa COVID na may tama sa ulo. Sino naglilihis ngayon? Di ba? Kung gusto mo ng real talk, real talkin kita. Attorney, ito, real talk. Sa totoo lang, baka may ilan-ilan sa 100 million na nakakakilala kay Kaper si Lapid. Mostly, seryoso, mostly, baka 90%, 80% ang hindi kilala si Kapersi. Ako nga, hindi ko kilala yun eh. Nung sinabi lang sa akin ng airpot ko, pinatay si Percy Lapid, sino yun? O saka ako napanood yung mga kanyang mga inlalabas sa video. O, isa ako doon sa hindi ko kilala. Tapos sasabihin mo, pang worldwide, wow. Eh, damn. Real talk mga ka-real talk. Katotohanan. Yun eh. Ngayon, dahil sa marami kang sinasabi at mayon na sinasabi mong motibo, ngayon, may tanong naman ako sa iyo. Baka alam mo, sino ang nagbibigay ng impormasyon kay Kaper si Lapid para ilabas yung mga ganong sinasabi niya sa media? Hindi lang naman si General Bantag ang tinira niya, sobrang dami. Kung panonoodin mo lahat, hindi ko nga napanood na lahat, pero ang tawag sa Presidente Digonyo, tapos maraming inuungkat, hindi lang naman si General ang bantagang tiniran yan eh. Ang tanong doon, sino nagbibigay ng mga impormasyon na sinasabi niya? Na may mga ganong ganyan, may mga ganong ganon. Yun ang tanong dyan mga karilto. Kung makaakusa kasi ito si Kakausing parang mas magaling pa sa... Parang saan nag-imbestiga. Parang alam niya yung investigasyon, parang kasama siya doon saan nag-imbestiga. O diba? Doon lang nakakasama ng lobe. May ang sabi pa ng PNP, huwag mong ilabas sa media. Huwag kang magsalita sa media. Bakit? Kayo nga, ang dami nyong sinabi sa media, ang dami nyong inilabas sa media. Tapos siya, bawal magsalita sa media?
O, di ba? Mga karito, yun ang lumalabas na katotohanan. O, kayo ba? Kilala nyo ba si Kapersi? Tanong ko lang kayo, mga karito, yung mga followers natin dyan. O, ako hindi. Nakilala ko lang siya nung napatay. So, hindi ko naririnig ang mga banat niya o mga bara niya sa mga matataas na tao o di kaya mga politician. O, di ba? Tapos yun ang sinasabing motibo. Ngayon, inililihis doon sa mga ayaw na makita. Ito talaga si Kausing, oo. Parang baguhan-baguhan talaga ito sa social media. Mas lalong lumaki ang istorya. Ano bang kung interview ka, ano kinagalit mo? Kung wala kang kasalanan, ganun na kasimple. Lahat ng pagkagalit mo yung circumstantial evidence, sabi, guilty ka. Diba? Kasi kabaliktaran ng taong innocent ang ginagawa mo. Hop. Teka. Ganun ba ang bakayan natin? Pag galit ka, at sinasabi mo, galit eh. Guilty na? Wow. Ay, matindi talaga mag-ako sa palato si Kausing, ano? Sir Atty. Kausing, ganun ba ang pananaw mo? Pag galit na ang isang tao, guilty na kaagad? Hindi ba pwedeng sabihin, yun yung emotional niya sa loob dito? Kung paano niyo pagtulong-tulungan? Oh. Diba? Tuloy natin. Sabi pa nga, sa panahon pa ni Kristo, sabi, dadamay mo pa Diyos. Sino yung inosente ay mas matapang pa sa liyon kung humarap. At kung sinong hindi inosente ay tumatakbo. He who is innocent is bold as a lion. And he who is the wicked, fleeth. Ganun lang yan. Tapos ito naman si Mr. Solvita, fleeth, tumatakbo. Ibig sabihin na fleeth, tumatakbo. At kung tumatakbo ka at hindi ka papakita, wala ka pa namang warrant of arrest, but then you did not attend the November 11 preliminary investigation at awol ka na sa records ng BGMP. So ibig sabihin, nagmeron ka na tinatag na flight, and that means guilt. So, ngayon, I am appealing to you, Mr. Solvita. Attend the hearing on 23 November. Also to Mr. Bantag, you attend the hearing on November 23, 2022. Hindi November 17, November 23, 2022. Para maipakita niyong inyong sagot. Maging magpakalalaki kayo kung ayon pa sa sinasabi ni Secretary Alam. General niyo. Kung magpakalalaki kayo, tanggapin niyo yung responsibilidad na ginagawa niyo. Gawin ka sa lahat. Ay. So, ngayon, kung mayroong pinakamalaking motive dito, ulitin ko, yung mga kabulukan na maraming namatay na tinatago ninyo. Bakit? Kasi inurirat na ni Mr. Presilapid na yung kaso ni JP Sebastian ayon sa kanya ay kunwaring patay lang. At pinalabas nyo na namatay sa COVID. Pero ang katotohanan daw, sabi ni Presilapid, eh pinasimat mo, kapalit ng pera kung hanggang 300 million ang bayad. Ito naman si... Ayan. Dito natin tapusin yung huling salita niya. Ayon kay Presilapid. Totoo na pala lahat ang sinabi ni Kapersi na mga inilalabas sa social media. Wow. Kakausing! Huwag mo naman masyadong paniwalaan ang lahat ng nasa social media. Di ba? Minsan, gawa-gawa. Minsan, prank. Minsan, scripted. O, di ba? Yan ang mundo ng social media. Ngayon, ang pag-aakusa mo ay sobra-sobra. Wala pa nga ang kaso eh. Nakapile pa lang eh. Wala pa nga sa korte eh. At parang 100% ka na. Tapos inililihis mo ngayon sa mga ibang issue na, yung motibo na sinasabi mo ay talaga namang akala ko nung una ang motibo lamang ay kaya nga hindi niya nga pinansin eh. Ay yung mga bahay hindi naman totoo yan, yung mga kotse hindi naman totoo yan eh. Ngayon dadagdagan mo, ililis mo yan doon sa anong yon. Oh. Diba? Ngayon patunayan mo rin na kung totoo yan, umalap ka ng mga ebidensya rin na magpapatunay. Oh. Yun attorney ka, normal, hindi ka, wala ka dapat, hindi ka rin naglalabas sa social media dahil may hawak ang kaso. O, di ba? O, kayo na rin na naglalabas din sa social media. Kaya andito kami. Para gumawa ng reaction, opinion sa mga sinasabi nyo. O, di ba? Yun yung mga karito. Eh, ito, wala na. Puta, maglolokohan pa ba naman tayo dito? O, di ba? Kaya yung, yun lang. At least, ni-real talk natin to. O, di ba? Ang sarap kasi real talkin yung mga ganito. Eh. Yung utak ay... Saradong-sarado na pinapaniwalaan na agad nila, sabi nga dati, may gusto pa kayong hanapin na isa pang kumbaga, mastermind to mastermind. Dahil walang ikinakanta si General Bantag, ang dami niyong inililihis, abangan natin kung ano pa mga mangyayari. Kung sasagutin ni Sir Hermulia yung mga sinabi niya, di ba? May lumalabas na yung agoho, ay... Meron. Kumbaga, totoo yung agoho. O, di ba? So, meron mga sinasabi na totoo si Sir Bantag sa mga binitawan niyang salita kay
kay Sir Remulia. So, yun lang mga karito, ano?